doakan supaya kita papanuharin si Jesus. Amen. Amen. Hello guys! Magandang gabi po muli sa inyong lahat. Okay, ang ulam po natin ngayon ay inihaw ko po na ano, yung baboy, yung sa kita niya, yung sa bababa. Ayun. Tapos, manok. Dalawang piraso. Sa yung pakpak. Yung hita, saka yung pakpak. Nagdadalawang piraso. Para po maubos. At saka, atay po ng manok na parang steak po yung pagkakaluto niya. Adobong steak na basta masarap. At saka, munggo na nilagyan ko po ng alugbati. Yung ating, mamadali na ako, gutom na, yung ating pong ano, dessert. Mangga. Ayan. Sa heart, may konting siyabring grapes at saka apple. May konting, okay. Lagyan po natin ng konting Himalayan salt. Ay, kumusta po kayo? Kami dito, okay naman. Medyo ginanahan ako kaninang magluto. Kasi, meron ano, parang umalis sila, nag-interview yung isa naming kasama dito na ano, na yung asawa ng ano, galing ng Pilipinas. Kaya, libre tayo sa kusina. So, kain po tayo, mahal. Kain po tayo. Hindi pa. Ang sarap po ng munggo. Yan naman po yung ating sahog. Wow. Yung ano po yun eh, yung alugbati. Alugbati. Nakakamiss po yung munggo. Tapos like yung home. Ating... Wow, sarap. Atay ng manok. Atay ng manok. Na paborito ko. Favorite ni Mama Lab. Paborito ko po yan. Ah, sandali lang malat. Lalagyan ko ng music ha. Para... Yan na oh. Maaliw-aliw naman tayo. Wow, sarap naman. Ay. Ito. Bago po yan, bigyan po na natin ng lemon. Yes. Mag-music tayo. Para hindi tayo ano... Tapos, ang ating beverage. Parang ang init, mahal. Tama lang. Unang subo po, para po sa inyo. Ay. Yan. Teka pa pa. Pagkain. Lalo na, masarap ito pag may ano eh. Pag may, sabi ito. Huh? Pritong isda. Pritong isda! Oh. Hindi ba masyadong malayong pagkain namin? Ay, hindi, tama lang. Ayun, oh, sarap. May kayon, mangantayon. Po yung gustong-gusto ko yung may sabaw-sabaw. Mahal, para hindi tayo magkasikuhan. Kunti, dusog ka doon para... Ayan, thank you. Ayan po, oh. Ayan. Tama lang. Sakto lang. Ayaw din niya ng masyadong masabaw. Ayaw po malapot eh. Ayaw din niya ng malapot. Mahal, pakipigaan mo na ito. Meron na. Paborito ko po yung atay. Hindi ko na malaman kanina kung anong gagawin ko kung tinola. May sabaw naman na ito. Kaya sabi ko, ano kaya? Sabi ni Clark, adobo na lang mamay, adobo muna. O nga po pala, sorry po. Wala po uli si Clark. Pangalis po ng umay. Naging masal. Dati talbos na ang pala yung nilalagay ko. Ito po. Kanina kayo. Napakasarap. Mm.
Grabe po. Grabe, 50-50. Isa po sa mga paborito po namin ulamin to. Munggo. Munggo. Ayan po. Basta sa isang buwan, nagmunggo kami. Nagkatrabaho po sa Saudi. Tuwing Friday po yan, munggo. Sa catering namin. Sa Miss Hall. Schedule na? Friday, munggo. Bakit yung mangga? Ang patanggal ng ano? Masarap din po eh. Masarap din po sa munggo yung may ano, barusbus ng sampalok. Talbos ng sampalok. Barusbus po kasi sa Ilocano. Parang sinigang. Mahalap. Masarap po pong ilagay yung ano, yung ger-ger. Tapos kangkong. Kangkong. Pechay. Tapos yung kangkong po, masarap po lagyan ng bagoong. Bagong yung pangalap. Masarap. Thank you. Grabe. Nanood po ako kanina kay ano, Always Mabel. Hi! Hi Mabel! Nabigla ako nagulat. Eh sabi niya, napanood ko kay ate, sabi niya yung buro. Nagdala kami ng buro dito sa Dubai. Kung pwede naman po, kahit anong dalhin namin dito, wag lang drugs. Hindi po sila mahigpit dito. Mas mahigpit po sa Pilipinas. Meron po nagdadala dito ng balot, ng penoy, ng day old. Lahat po. Daing. Daing. Lahat. Patasilyado lang po yung ano. Lagyan. Basta hindi po siya nangangamoy. Pinapayagan po nila dito. Maganda yung pagkaka-impake. Nung papunta nga kami dito, natawa ako dun sa ano. Sa katabi ko, bata pa siya. 23 years old. Nagbakasyon siya. Tapos sabi niya, pwede po bang pakitingin itong bag ko? Ang maleta ko, sabi niya. Kasi mag-ano siya, yung magpapakilo. Check-in. Eh, over baggage siya. Tapos nung binuksan niya, ang mga akala ko, kami lang yung may dalang santol. Santol sa kamangga. Siya, meron siyang dalang mga buro. Tapos meron din siyang dalang santol. Kasi kapanahonan ng santol nung may tayo, no? Santol. Tapos yung mangga niya talaga, yung ganitong mangga, yung madilaw yung mangga niya. Pero yung, mangga, ano naman yun, parang mahal yung pagkabili niya. Kasi, hindi ko alam, parang hindi na time noon ng ganyan namang ganoon halis. Yun sabi niya, kaya natawa ako tapos ang dami niyang cup noodles. Sabi ko, ang dami niyang cup noodles. Saan siya papunta? Dito din sa Dubai. Umalis ka noon eh, hindi ko alam kung nagpatimbang ka o ano. Tempo, mako. Sarap sa bawsa kanin na mainit. Yan o. Giba-giba. Sarap.
Ito, sarap. Alika natin, Ming. Sandali lang po. Dumating ang mami ni Ming Ming. Tingki, alika na, anak. Yan. Ayos. Job. Sobrang sarap. Ito, tingnan po natin yung chicken. Wow! Grabe. Nilaga ko po yung chicken. Kasi inihaw ko kasabay nito. Sarap ng lasa. Malasa. Sa Facebook page ko po, meron mga nagre-request na magkamay naman daw kami. Kapag po ano, pag bumili si ama ng isda, alimasag, oh, hipon, kakamay po tayo. Sipon smoke bang? Tsaka may buro. Ay, nagimasan. Magsa-shoutout po ako, pero yung hindi ko po masi-shoutout ngayon, sa screen ko na lang po ilalagay, ha? Hello po kay Miss Cathy Washington. Friend po siya ni Vicky Manansala. Hi, Miss Cathy. Cathy Washington. Hello, kumusta ka? Sana happy ka sa araw na ito. Hello po. Malamang po. Hello po sa kumusta inyo. Kumusta po kayo? Mm-hmm. Si Miss Cathy. Si Soledad Hyman. Dito po sa UAE. Abu Dhabi. Hi, Soledad. Hi, Sol. Sol na lang, ha? Hi, Miss Sol. Kumusta? Si Clarifel. Hello. Madalas siya dito sa atin. Hi, Clarifel. Catherine Mercado. Hello. Thank you po, Miss Catherine. Thank you po sa panonood niya sa amin. Hello to Saif Ali from Francia Shihab. Nasa Sharjah po sila. Hello, Saif. Saif Ali. Hello, Mr. Saif. Kumusta? Anak siya ni Francia Shihab. Okay. Hi. Baby ka pa ba? Small ka pa ba, baby? Or teenager na si Saif. Hi! Yoli Bautista, siyempre, lagi na naman natin siya nakikita dito. Maraming salamat, Yoli. Thank you. Clarissa Sibug. Hello, Miss Clarissa. Nasaan po kayo ngayon? Ayun nga pala, shout out ko si Clarissa nung nakaraan. At saka yun, si Always Mabel. Always Mabel. Hello. Hello, kumusta? Kasi tayo po tayo. Oo, siya yung napanood ko kanina. Sabi niya, bakit daw tumatawad ako, nasa isip niya. Ba't kaya siya tumatawad si ate? Ikawawa naman sila yung mga nagtitinda. Sabi niya, nagsinusunong nila yung paninda nila. Alam po ba ninyo, mas kawawa tayong OFW. Bakit po? Sa akin lang po ito, ha. Hindi naman sa kasi tayo po, pag hindi natin kasama ang pamilya natin, ilang taon po tayo nabuhay ng tayo lang, nang walang kasama. Para sa akin lang po yun. Lalo po yung mga OFW niya, kahit may sakit po, obligado magtrabaho. Di ba pwede umabsent? Totoo yan. Alam po ba ninyo yung nagpupunta sa amin doon, yung nakita po ninyo sa ng mga tendero, nung nakita nila kaming dumating, yung iba po doon, kilalang kilala na po namin. Yun naman po nagtitinda ng buro,
Actually nga po, sa kanya kami umorder ng napakaraming buro. Ano, mga ilang piraso yung 30 pieces po ng buro. Pagbalik po namin dito, may order din po kami sa kanya ng 3 kilong labong. Pero hindi po nila na-deliver ng maaga. Pero late yung na-late na, paalis na po kami. Sila naman po, sinusuportahan namin, bumibili kami. At saka ito pa po, hindi ba napakasarap ng ano, yung tumawad? Sa akin naman, namimiss ko din yung tumawad. Pag kayo po ang natira sa probinsya namin, sa baryo, baryo po yung sa amin, hindi po siya city, hindi po ano, baryo. Hindi naman po ako nagkukuripot o hindi ako ano. Ang ano ko lang po kasi doon, kasi dito nga, pag binili po namin, alam niyo po ba itong ano, itong atay ng manok na ito, siyempre ilang years na po kami, 15 years na po kami dito sa Dubai. Pag bumili po kami dito, 3 dirhams lang po yung mangga, 5 dirhams lang po yung grapes. Kumbaga, hindi na po kami nakakapag... Ayos mo agad yung conversion. Oo, hindi kami nagko-convert. Nung kararating ko dito, nagko-convert ako. Sabi ko, ay, tama lang. Tama lang yung ano. Pero, habang tumatagal po ako dito, parang mas mura po yung pamimili namin dito. Dahil nga, 3 dirhams. Ito po, 7 dirhams lang yung atay. Mahigit isang kalahating kilo pala. 7 dirhams? Oo, sa 7 dirhams po. Pero dito, hindi na kasi kami nagko-convert. Ganun po yun. Ito pong kinain namin na ito, na nasa 25 lang po siya. Kaya parang sa akin, hindi mano bitiwan yung pera. Hindi po mahirap bitiwan yung pera. Kaya na umuwi po kami ng Pilipinas, do, yearly po kaming umuwi. Nakakapanibago pa rin po yung, sana naintindihan po ninyo, nakakapanibago pa rin po yung presyo. At saka alam po ninyo yung ano, ay sorry Hal, ano yung sabihin mo? At saka alam po ninyo yun, yung tindera na yun, ang mother-in-law niya, yun po talaga ang kakilala ko, hindi ko alam na manugang siya. Hindi namin alam ni Jo na manugang na siya. Kaya nung nagpunta siya sa amin, sabi ko sa kapatid ko, hindi ko naman siya kilala kasi sa mga... Tapos sabi ng kapatid ko, hindi, sabi niya, kilala ko siya. Manugang siya ni Manang, ano na pangalan nun? Kalimutan ko na. Yun, dati yung biyanan niya ang nagtitinda kasi dun sa amin. Kaya nung after 3 days siguro yun na nagpupunta siya, parang palagay na po yung love ko sa kanya. Tsaka yung mga nagtitinda po sa amin, karamihan po sa kanila, hindi po nila inaangkat yun. Mga tanim nila yung iba? Yung iba po mga tanim nila. Lalo na po yung pag tumama sila, meron po silang ano, kumikita sila. At saka pag pupunta po kayo sa bahay nila, kasi po ang mga baryo sa amin, magkakadikit na ganyan, nasa isang baryo, halos magkakakilala ang ano, Ang mga tao. Kaya pag pupunta po kayo sa kanila, masusurprise kayo, nagtitinda sila, naglalakad sa umaga, pero yung mga bahay nila, mas maganda pa po sa bahay ng mga ano, nasa abroad. Marami po silang sakahan, yung bangkag, yung tinatawag nila. Marami po silang, ano, kasi po sa kanila, yung lugar nila, taniman po yun talaga ng gulay, saka yung baryo naman nila, pumupunta po talaga sa baba, sa baryo namin. Para sila po, hindi po sila naglalakad ng malayo. May mga service po sila, sarili silang tricycle, may sariling motor. Pagdating po dun sa unahan po ng baryo namin, nilalakad na po nila yan para po makaptinda sila. Hindi na, yung mga nakamotor, mahihirapan po sila na nakasakay lang sa motor ng asawa nila. So, kailangan po nilang lakarin kasi marami pong mga papasok yun. Mga kanto-kanto. Sa amin po, maraming bahay. Maraming bahay. Saka madaling maubos yung paninda. Oo. Minsan lang, hanggang dun lang sa kanto, dun sa likuran namin, hanggang dun na lang, hindi na sila nakakapunta dun sa duluhan. Saka masarap po talaga magtumawad eh. Masarap po tumawad. Sobra. Minsan kabiruan mo. Minsan kabiruan mo.
Dapat yan, layo-layo pa lang, talaga lang. Kasi, ate, kuya! Tuwing umaga, nandiyan na sila eh. Kailangan gumising ka pa ng, gumising ka ng alas 6. Kasi pag hindi ka gumising ng alas 6, wala na. Wala na yung mga sariwang gulay. Ay. Makukuha mo lang yung mga, makakabili ka ng gulay, pero nandun na sila sa tindahan. Oo, nabili na ng mga nabili nasa tindahan. Na. Pangalawang kamay na yun. Mm-mm. So, medyo mahal na yun. May patong na rin. Hindi ka na makakatawa dun. Mm-mm. Eh, mas masarap po yung pag gumising ka ng mga alas 6 sa yun. Siya, makikita po ninyo sa video namin ang ingay niya. Papasok yan sa bahay. Pero kung nakita po ninyo yung magkakasunod na video namin, nagpupunta siya everyday dun sa bahay. Yung iba pa, hindi ko na na-film kasi pag mga dumadaan dun, ano. Pahingi pa naman gamahal. Gusto ko pa. Tapos ka na ba? Tapos na. Pinaspasan ko. Sarap kasi. Kainin mo yung mangga. Sarap po yung buto. Ganun po. Pero sa totoo lang, doon po sa pagtawad ko na yan, saka meron pa pong isa yung dirty kitchen na talaga namang dirty. Marami pong nagalit sa akin doon. Viral po yung mga video ko na yun eh. Ayan, pero natatawa na lang ako minsan kasi pag napapanood ng tao yung isang scene na hindi niya nagustuhan, na yun na yung tumakbo sa isip niya, ang akala niya, yun na yung pagkatao mo. Oo, oh, hindi niya natapos yung buong video. Yun na yung pagkatao mo, pero hindi pala. Oo, hindi pala. Pero bagay, small YouTuber lang po ako. Yun nga pong mga magagaling na eh, yung matagal na, mga 12 years na, 15 years na, may mga bashers pa rin po, saka meron pa rin mga comments sa kanila na ano, sa akin pa kaya mangyayarin. Kaya, sa, minsan, pag yung may nakikita ako na ano, ay, pero ma, pero ano, Mabel, hindi kita inaano. Nakakala mo, Mabel, hindi ako galit sa'yo. Nabanggit ko lang yun kasi nga, hindi na namin napag-usapan sa video yun. Kasi na to, ano, kanina na ano ko, bigla ka ding umiyak, sabi mo, naalala mo tuloy yung nanay mo. O, ganun din ako. Pareho tayong dalawa, iyakin din ako. Ganun pag naalala. Kaya mas mahirap ang buhay natin na nasa abroad, sa totoo lang. Ako, kahit kasama ko yung pamilya ko, andito, yung dalawang anak ko na nahiwalay sa amin na nasa malayo dito nagtatrabaho, namimiss din namin yan. Kahit sabi mo, nasa iisang bansa kami, namimiss din namin sila. Pero kailangan talaga na ganun eh, para yung makapagtrabaho din sila. Tapos yung magulang mo, ikaw naman pang. Right. Kaya siguro sa puso, hindi naman paisip na nasa pain ko eh. Sarap po ka talaga ng pinakinahan namin ngayon. Mm-hmm. Parang talagang ano eh, match na match. Munggo, saka adobong, ano na manok, atay, sa yung contemporito, nako, tapos may mangga. Sobrang sarap po. Pero ganun siya. Pag ganun ka naman, hal. Pag tinatanong kita, masarap ba? Mm-mm. Tapos pag natikman ko, minsan hindi masarap. Oo. Hindi siya nagsasabi sa akin ng... Mamutubig ka muna. Ganyan siya. Hindi naman niya nagsasabi sa akin ng... Sabi ko sa kanya, dapat ikaw ang kritiko ko. Kung ano yung... hindi masarap sa niluto ko, ano yung i-improve ko, dapat yung nasasabihin mo. Siya talaga lahat masarap. Okay. Masarap naman talaga. Ano pa? No, nakalag kita ng milya-milya. Oo nga. Kasi nagpapaliwanag, nag-ano ako eh. Nagyo po. Kumusta po kayo dyan, yung mga sa Pilipinas? Mga taga-Nueva Ecija. Yung mga taga San Jose. Mm-mm. Kumusta po? Quezon City, Marikina. Yung mga taga Bicol, Sorsogon. Next time po subukan po namin magkamay. Mm-mm. Para yung talagang natawag na mukbang. Kasi po lahat talaga nagmumukbang ng kamay eh. Mm-mm. Kami lang po nagkukutsara. Yata. Meron din.
Hindi, meron din mga kaya din, lang. Kaya lang, Muslim talagang sa atin, puro, ano eh, madalas kutsara. Kamay-kamay. Kami po kasi madalas nang hakutsara. Meron po kasi ngayon dito ng kami kasi minsan may baka to, may tao. Pero pag sa Pilipinas po, pwede po yan. Pag minsan po bakasyon kami, pagkatapo namin kayo ng talagang mukbang, special. At kumain naman tayo doon. Oo, meron yan. Okay, hanggang dito na lang po. Okay po. Sige, maraming salamat po sa inyo. See you po ulit tayo bukas. Bye-bye. Bye! See you all, beautiful people.